Dami nagsasabi na make the Philippines great again by electing another Marcos as president. Sakto lang, nanonood ako nitong Gilmore Girls. US show siya na nag-air mga 2000 to 2008. So that was around 30 years after martial law and 13 years ago. So pakita ko lang to yung eksenang to. And each outfit needs a different top and a different pair of shoes. And do you want to know who rivals another Marcos? It's unbelievable. No biped needs to have that many pairs of shoes. Yung eksena na yun, basically, sinasabi niya na yung lola niya daw, halos kasing garbo na ni Imelda Marcos sa dami ng sapatos. So, ganun kasikat si Imelda Marcos sa pagiging marangya sa napakaraming sapatos, napakaraming alahas, and na-prove na sa maraming korte na talaga nagnakaw sila sa atin. So, yung perang pinambili niya noon, na minsan tayo, dami nating kababayan, nagutom na gutom, yung panahon ni Marcos, pero yun yung ginagawa niya. So, ngayon pa ba yung panahon na ang daming namamatay sa pandemya, ang daming nagkakasakit, napapayagan natin ang isang pamilya na hindi lang nagnakaw ng malala sa Pilipinas ay nag-order ng napakaraming human rights violations nung panahon ng martial law? Naiintindihan ko na meron tayong larawan sa utak natin na baka okay nung panahon ng Marcos, marami silang napatayo. Well, trabaho nila yun, and hindi lang naman sila nakapagpatayo ng mga bagay-bagay. Lahat ng administration may napatayo kasi wala eh, kailangan eh, kahit na gano'ng kakakorup o gano'ng kakabuti, kailangan may maipakita ka na may nagawa ka. And ganun yung nagawa nila sa atin. Pero sa totoo lang, ano ba talaga yung nadala ng mga Marcos sa bansa natin para masabi natin na make the Philippines great again? Anong nadala nila? Yung napaka-duming imahe ng korupsyon at pagnanakaw at pagsagasa sa mga karapatang pantao. There is no more space for the Marcoses in the Philippines. Ang daming ibang bansa ang natuto sa mga nangyari sa atin nung panahon ni Marcos, and kailangan na din nating matuto. Tama na.